tinanggap ng DOH ang face shields at supplies na hindi na-inspect ng DOH inspection team. Kaugnay nito, inatasan niya ang procurement at supply chain ng DOH na tignan ang allegation ng tampering ng production dates ng face shields. Dagdag pa ni Secretary Duque, kung may tampering na nangyari, kailangan bawiin ang gobyerno sa kumpanya ang isang taon na tinamper. Samantala, inuulat ni Secretary Duque na ang resulta ng investigasyon sa false positives ng Red Cross ay mailalabas sa Oktubre 8. Narinig din natin sa Talk to the People kagabi na inatasan ng Pangulo ang Solicitor General na makipag-ugnayan sa Commission on Audit na aksyonan ang disallowances sa SBMA nung ito po ay pinamumunuan ni Senator Gordon. Sa usaping bakuna, nasa mahigit 4 na milyon or 44,361,285 doses na ang total vaccines administered. Ito po isang ayon sa September 27, 2021 National COVID-19 Dashboard. Sa bilang na ito, nasa 26.68% o mahigit 20 milyon or 20,583,580 ang fully vaccinated. Sa Metro Manila naman po, no, mahigit 15 milyon or 15,466,087 ang total vaccines administered. Sa bilang na ito, nasa 72.43% na po o higit 7 milyon or 7,081,010 ang fully vaccinated as of September 27, 2021. Malapit na po talaga ang population protection sa Metro Manila. So, at kapag nangyari po itong population protection, no, yung mababakunahan ng 80%, makakapaghanap buhay ang karamihan sa atin. Magbabalik buhay po tayo at magiging masaya ang ating Pasko. Inaasahan na darating bukas, September 29, ang 391,950 doses ng Pfizer na binili ng pamahalaan. Punta naman po tayo sa COVID-19 updates. No? Ito po ang ranking ng Pilipinas sa mundo sangayon sa Johns Hopkins. Number 18 po ang Pilipinas pagdating sa total cases. Number 13 po tayo pagdating sa active cases. Number 136 po tayo sa cases per 100,000 population. At number 105 po tayo sa case fatality rate. At ito nga po ay at 1.50%. Nasa 18,449 po ang mga bagong kaso ayon sa September 27, 2021 datos ng DOH. Nasa higit 2 milyon or 2,313,412 ang mga gumaling. Patuloy ang pagtaas ng recovery rate, nasa 92.2% po ito. Samantala, malungkot po namin binabalita na nasa 37,494 ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Ito naman po ang kalagayan ng ating mga ospital, no? Sa buong Pilipinas, 75% po ang utilized ICU beds. Sa Metro Manila, nasa 77% po ito. Sa buong Pilipinas, 64% ang utilized isolation beds. Sa Metro Manila, 55% po ang utilized isolation beds. Sa buong Pilipinas, 68% ang utilized ward beds. Sa Metro Manila, nasa 65% po tayo. At sa buong Pilipinas, 54% po ang nagagamit ng mechanical ventilators. Sa Metro Manila, ito po ay 58%. At sa iba pang mga bagay, ang 20 pesos na banknote o paper bill ay nananatiling legal tender. Meron po kasing fake news na kumalat na hindi na raw ito kikilalanin bago matapos ang taon. Wala pong katotohanan ito. Magagamit pa rin ang 20 pisong papel kasama ang 20 pisong coin. Dito po tayo nagtatapos ng ating presentasyon. Kasama po natin ngayon, walang iba po hindi ating Presidential Assistant for Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion. Secretary Joey Concepcion, ako po ay kaisa ng pribadong sektor na kinakailangan ang itaguyod natin ay yung total health, no? Mapababa ang kaso ng COVID at maiwasan ang pagkagutom. Ngayon po ang halos 75% na ang nabakunahan dito sa Metro Manila. Ano po yung mga suhestyon ng pribadong sektor para po buksan pa ng mas malaki ang ekonomiya at least dito po sa Metro Manila? Well, malapit na tayo sa fourth quarter next week, no? Beginning October. So, ang hinihingi ng private sector, bago yan, may meeting kami kahapon, Harry, with the medical groups, no? Kasama yung Philippine Medical Association,
And we presented to them, and lahat ng mga sector, katulad ng mga restaurants, mga spa, mga salons, mga gyms, at ay humingi ng na sana dapat ipalagay na natin sa level 3 pagpasok natin sa fourth quarter. Alam naman natin sa fourth quarter itong talagang pwede magbawi ng sa mga negosyante, mga lugi nila. So tataas dito yung consumer spending dahil sa Christmas, no, at palagay ko election spending. So importante yung quarter na to na sana ipalagay na ang quarantine ibaba sa level 3. Pero ang sinuggest ko lang kay Secretary Galvez, yung level 4 kasi is only for fully vaccinated, no? Pero sa level 2 at 3, they are allowing both unvaccinated and vaccinated. So siguro dapat consistent application in level 3 for fully vaccinated para pwede na natin buksan yung economy at baka pwede pang itaas yung capacity para sa mga negosyante. Hindi lang 30%, baka pwedeng hindi lang itaas. Kasi sa unang ginawa nila, for both fully and unvaccinated. But kung puro lang ang vaccinated, kasi importante dito yung capacity dapat itaas para mas maganda ang benta nila. At tatlong buwan lang sa itong quarter, importante dito na mabawi nila mga lugi nila para mabayaran yung 30-month pay sa mga empleyado pagpasok dito ng Christmas. No? Okay, maraming salamat, Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion. No? Hayaan niyo po, yan po ay tatalakayan sa IATF at isa po tayo sa susuporta doon sa inyong mungkahi. Bago po tayo magpatuloy, no? Mukhang na-late daw po yung ating Facebook broadcast. So uditin ko lang po, magsisimula na po ang pagbabakuna sa general population itong buwan ng Oktubre. Ito po inaprubahan na ng Pangulo sangayon po sa advice ni Vaccine Czar Cardito Galvez. At magsisimula na rin po ang ating pagbabakuna ng ating mga kabataan, pero ang ating hinihikayat ngayon ay magpa-master listing na po ang mga magulang ng mga kabataan para mapalistahan na yung mga kabataan pag nagsimula na po tayo. Inaasahan po natin magsisimula rin tayo sa buwan ng Oktubre. Aprobado na rin po yan ng ating presidente. Okay, pumunta na po tayo sa ating open forum. Go ahead, Yusef Rocky. Yes, good afternoon, Secretary Roque and Secretary Concepcion. From Chris Jose of Remate Remate Online, nabanggit po ni Pangulong Duterte sa kanyang talk to the people na kung magmamatigas pa rin ang karamihan sa mga Pilipino ay maaaring mapilitan ng gobyerno na gumamit ng police power upang pwersahin ang mga mamamayan na magpaturok. Ito na buba sa tingin ninyo ang pinaka-effective na hakbang para makumbinse ang mga tao na magpabakuna para ma-achieve ng bansa ang herd immunity? Wala bang lalabagi na karapatang pantao sa hakbang na ito? Marami na pong mga desisyon ang ating Korte Suprema, pati po sa Estados Unidos, na basta meron pong batas, po pwede po talagang ipatupad yan. So ilagay po natin sa konteksto, no? Talaga pong merong kapangyarihan ng Estado na gumamit ng police power para itaguyod ang ikabubuti ng karamihan, no? Pero pagdating po dyan sa bakuna, antayin po natin, no? Dahil kinakailangan din natin ng pulisiya. Opo. From Lanes Capanti ng GMA News Online, would the President reconsider VP run in 2022 given majority of Filipinos such run in contrary to Constitution's intent? Well, alam niyo po, abogado rin naman ng Presidente at siguro ang importante ay yung mga abogado ay magkaroon ng kanya-kanyang mga opinion. At sa tingin niya, hindi po yan labag sa saligang batas kasi wala pong express na prohibition and therefore it is allowed. Pero masasabi ko lang po, sensitibo po ang Presidente sa pulso ng taong bayan. Antayin na lang po natin ang kanyang final na desisyon. Opo. Ang sunod na tanong mula kay MJ Mondejar ng SMNI News. For Secretary Roque, you were invited by Kabayan Party List Representative Ron Salo na maging keynote speaker sa kanilang Courage to Career webinar project. Ano ang response nyo dito given na may history na misunderstanding kayo ni Representative Salo? Regrets po. Thank you, Secretary Roque. Ang susunod po magtatanong si Mela Lesmoras ng PTV via Zoom. Go ahead, Mela. Hi, good afternoon, Secretary Roque at kay Secretary Concepcion.
Secretary Roque, follow-up lang muna po dun sa general population vaccination. May I just clarify, paano po yung magiging sistema dito? Can you just walk us through? Magiging priority pa rin po ba yung ibang mga priority sectors? Or paano po yung mga magiging sistema? I'm sure yung mga kababayan natin curious kung paano yung dapat nilang gawin dito. Gaya na akin sinabi, no, antayin natin yung detalye. Pero yung mga A1, A2, A3, hindi naman po mawawala ang kanilang priority. Magkakaroon po sa tayo ng express lane para sa kanila. Pero ang importante lang, dahil nandiyan na po ang supply at ang naging problema naman natin dati ay kakulangan ng supply, ngayong maraming supply, sisimulan na po natin ang bakunahan ng general population. Opo, and para naman po sa mga bata, kasi sabi nyo, this October din ito, ito po ba ay itataon bago magsimula yung limited face-to-face classes sa ilang panig ng bansa or nakadepende pa rin ito sa supply? Well, ngayon po meron po tayong sapat na supply, no? Pero ang pinaghahandaan po natin, yung master listing pa lang naman, okay? So pag meron na po tayong master list, antayin po natin ang anunsyo kung sinong mauuna. Opo, and my final question, Secretary Roque, follow-up lang po dun sa naging tanong nga kanina. On SWS survey na nagsasabi nga 60% nga ng adult Filipinos ay naniniwala na yung pagtakbo ni President Duterte sa 2022 would violate the Constitution. Tanong ko lang po kung agree dito yung Malacanang at makakaapekto po ba ito sa magiging pinal na desisyon kung sakali ni Pangulong Duterte? Nasagot ko na po yan sa tingin po ng Presidente at ng maraming mga abogado. Kasama na po ako doon, wala pong ilalabagin sa saligang batas kung siya itatakbo sa vice-presidente. Pero ang presidente naman po ay nakikinig, no, sa pulso ng taong bayan at antayin po natin ang pinala desisyon. Okay, thank you so much po Secretary Roque at sa ating kay Secretary Concepcion. Maraming salamat, Mela. Punta tayo ulit kay Yusef Rocky, please. Yes, Secretary Roque, ang tanong mula kay Margo Gonzalez ng SMNA News. Pipirmahan kaya ng Pangulo ang panukala para sa extension ng voters registration? Wala pa po ang papel sa Malacanang. Pero wala po nakikitang hadlang, no? Unless sa pag-aaral ng legal department ng Office of the Executive Secretary, no, ay merong legal objection. Pero sa tingin ko naman po, walang objection. But I stress na hindi pa po namin natatanggap yung pirmadong kopya ng panukalang batas na yan. Opo. From Jason Rubrico ng SMNA News for Secretary Joey Concepcion, ano po ang assessment ninyo sa unang linggo ng pagpapatupad ng alert level system? Kumusta po ang naging sitwasyon ng ilang mga negosyo na pinayagang magbukas? Well, syempre, kahit mababa yung capacity, at least they're happy that naumpisa at at least pilot test naman to. Pero sana na gusto nila itaas yung capacity kasi sa 10%. Hindi yan, yung mga entrepreneurs hindi kikita dyan sa mababang capacity. Pero sa tingin namin, kung mabuksan to at maibawas yung mapunta tayo sa level 3, dyan palagay ko mas maganda para sa mga negosyante na mabawi nila ang mga lugi nila nung ibang panahon na yung unang buwan natin na talagang panay lockdown. Thank you, Secretary Concepcion. For Secretary Roque, question from Yellow ng CCTV. Did you discuss AUKUS with the President yesterday? What is his reaction? Do you think that AUKUS promotion of nuclear submarine cooperation is a threat to regional security? What role should ASEAN play in maintaining regional peace and security? He said that this will be discussed in the full cabinet meeting, although he expressed concern about a regional nuclear arms race. But he will discuss this further with the cabinet and will come up with a clear position after the meeting of the cabinet. Thank you, Secretary Roque. Susunod po magtatanong si Ivan Mayrina via Zoom. Magandang tanghali, Secretary. Magandang tanghali, Ivan.
Binanggit ng Pangulo kagabi sa kanyang talk to the people yung tungkol sa pag-expire ng mga face shield. In fact, went to the extent of suggesting ways para gawa ng paraan pag nasira yung foam, etc. Pero ang hindi po binanggit ng Pangulo ay tungkol sa punto ng tampering ng production date ng mga ito. What does the President think of that point? Wala ho ba siyang nakikitang bad faith sa bahagi ng formally dito sa tampering ng manufacture date? Unang-una, Iban, hindi pa napapatunayan yung tampering. Kinakailangan muna masubstantiate yung allegation, no? So wag muna tayong mag-conclude na karoon ng tampering. Pero ang importante, yung issue na nadanyos ba ang gobyerno? Kasi ang sabi ng Presidente, hindi gaya ng gamot, ang mga plastic face shield naman ay hindi na-expire. So yun po yung konteksto ng sinabi ni Presidente. Wala pong danyo sa gobyerno at ulitin ko po, yung face shield neto ay kabahagi ng 9-piece PPE set na nabili natin for 1,716. So yung confession po ni Ms. Mago, ano ho ang weight nito as far as the President is concerned? Hindi pa po mabigat yan kasi hindi naman po siya talaga yung nag-tamper, no? Kumbaga, wala siyang personal knowledge, no? So kinakailangan isubstantiate po yan. Okay. Doon naman po sa punto ng restitution na binanggit ni Secretary Duque, how is this process going to be? Should charges necessarily have to be filed para mabawi ho ng gobyerno itong sinasabi ni Secretary Duque na 1 year's worth na tinamper yung production date kung sakaling mapatunayan ito? Ang restitution naman kasi is either magbabayad ng danyos or papalitan, no? So dahil 1 year's worth yon, no? So kinakailangan muna magkaroon ng demand. Pero ito naman, po pwede sigurong pag-demand, mag-comply na ang formally kung talagang mapapatunayan. Again, kinakailangan po nating linawin, hindi pa po yan pwedeng mapatunayan dahil isang tao lang po nagsabi, no, na nangyari daw yan at hindi naman siya yung taong gumawa. Mm-hmm. May idea tayo, Sec, kung magkano ang hinahabol natin, should it come to it? Hindi ko po alam pa, pero ulitin ko po, the face shield is part of a 9-piece PPE set. Siyempre po, ang pinakamahal dyan, yung PPE mismo at saka yung apron, no? At yung mga collaterals po, I think, may halaga po yan, pero I don't think it constitutes the biggest amount doon sa 9-piece set na hindi natin for 1,760. Pero Sec, meron ho bang instructions ang Presidente to vigorously pursue this? Itong punto na to na nagkaroon ng pag-tamper sa production manufacture date. Hindi na po inantay ng DOH ang order ng Presidente at nag-iimbestiga na po sila ngayon as we speak. Okay. Panghuling punto ho. How does the President intend to exercise the police power of the state to compel people to get vaccinated? Ito po ba yung dati na niya nabanggit na arestuhan? Well, kinakailangan po muna ng batas, no? Ang sabi naman niya, yung mga taong gobyerno, kung ayaw nilang magbakuna, huwag sila magtrabaho sa gobyerno. So I guess, sisimulan ni Presidente yung requirement na kinakailangan bakunado para magtrabaho po sa gobyerno. Pero this is without prejudice po to Congress passing a law kasi ang ating jurisprudence upholds the validity of laws requiring as being mandatory yung pagbabakuna. So is that a cue for Congress to pass a law? Yes, of course. No, that's the jurisdiction of Congress, but the President can always certify an administration bill for such a law. Thank you, Secretary. Thank you, Ivan. Balik tayo kay Yusek Rocky, please. Yes, Secretary Roque, the President expressed a doubt from Laila Salaveria of Inquirer. The President expressed doubt that plastic face shields expire easily. What was he trying to say by raising this question? Does it mean he sees no problem with formally tampering the production date of the face shields delivered to the government since he doesn't think they expire easily? Tama po yun. Ang sinasabi niya, walang danyo sa gobyerno yan dahil hindi naman napapaso ang plastic face shields. Pero syempre, iniimbisigahan kung merong tampering. Kasi kung meron pong tampering at yan po yung requirement at meron silang official document na pinirmahan na it was manufactured on a certain date, pwede maging falsification po yan. Second question po niya, will the President order formally to pay the government and take a legal action against the company if the tampering is proven? Kapag napatunayan po, of course, we will exercise all our legal remedies.
Ulitin ko lang po, this constitutes one of the 9 items na binili natin constituting a PPE set. From Maricel Halili of TV5, kung mapapatunayan na tampered nga ang shelf life ng face shields ngayong pina-inspect ulit ito ni Secretary Duque, ano-ano ang posibleng liabilities ng Pharmaly? Will they be blacklisted? May pananagutin din ba ang PSDBM? Well, antayin muna po natin ang resulta ng investigasyon. Pero offhand, iniisip ko po kung meron silang pinirmahan na public document on the date of manufacture, pwede pong falsification yan, pwede rin maging kitapa, no? Pero it is only as to the face shield, as one of the 9 piece na dineliver constituting one PPE set. Opo. Question pa rin po mula kay Maricel Halili ng TV5. Filing of COC will start on Friday. Ano ang plano sa mga posisyon sa gabinete ng mga babakante? Will the undersecretaries be promoted? That's of course the decision of the president. Ang importante is, miski magkaroon po ng bakante, there will always be an officer in charge habang wala pang bagong appointment na nagagawa ang presidente. Opo. From Sam Medanilla, for Secretary Concepcion, what is your opinion on the claim that implementing vaccine bubbles, which is seen to promote segregation of the vaccinated and unvaccinated, is discriminatory? First of all, the vaccine bubble is not meant to do that. No, the vaccine bubble is composed of the family bubble and the business bubble. So from the family bubble, the parents are supposed to ensure that their children, their kasambahays, are fully vaccinated. In the business bubble, the CEOs and the managers and the entrepreneurs who own restaurants should also ensure that their employees are fully vaccinated. So the vacuna bubble is a promotion of more vaccines, no, for the Filipino people, a higher uptake and acceptance. So that is very important in our fight against COVID. And I'm glad that the president made that statement, a strong statement. I don't believe there's any discrimination here when it comes to protecting the unvaccinated. What we are trying to do is protect those that are most vulnerable in this disease. No? And clearly, if you look at the hospitals, they are full of unvaccinated patients. So that is what we have to try to do, protect them and grant more mobility to the vaccinated, because the economy will not, who is going to be the consumer at a time like this? It is those that are protected against, not against infection, but against hospitalization, and that is the vaccinated people. And that's why I believe that we should really encourage every Filipino out there to get the vaccine so that our hospitals will not be overrun, no? And we will not be faced with another lockdown if the hospitals have to be full, and we will be forced to have many more lockdowns. So we should end lockdowns and allow the economy to start to reopen. No? Dadagdagan ko lang, Yusek Raki, no? Ang saligang batas po ay nagsasabi under the Equal Protection Clause na individuals similarly situated should be treated alike. So sa isa pong test na ginagamit natin, yung rational basis test, ang tatanungin ng hukuman kung talagang makakarating sa hukuman itong mga bubbles na ito, ay yung distinction ba is based on genuine distinctions. At tingin ko po, it is. Because alam naman natin na yung mga hindi bakunado ang siyang talagang tinatamaan ng sakit, at sila talaga ay po pwede maging super spreaders. So sa tingin ko po, ma-uphold din yan ang hukuman according to the rational basis test. Question from Ace Romero for Secretary Roque. You said the public should wait for the president's decision on his plan to run for vice president. Does this mean it is possible that the president will not push through with his plan? What will make him withdraw? Well, anything is possible unless and until the certificate of candidacy is filed. Thank you, Secretary Roque, Secretary Concepcion. Okay, maraming salamat. Thank you. Secretary Joey Concepcion, maraming salamat. Yusek Raki, maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Dahil wala na po tayong mga katanungan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtatangkilik ng ating regular presidential press briefing. Sa ngalan po ng inyong presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokeshari, Roque, nagsasabi, Pilipinas! May katapusan din po ang ating paghihinagpis sa ilalim ng pandemyang ito, at malapit na po ang katapusan na yan. Magandang hapon po sa inyong lahat.